isang taon lang ang agwat namin ng kuya ko, Kuya E. Kaya naman, lumaki kami na parang tropa lang talaga. Sa eskwela, isang grupo ang tropa namin. Tipong wala talagang makakapaghiwalay sa aming dalawa. Solid ang samahan namin. Kapag kaaway ko, sigurado, kaaway din niya. At talagang re-resbakan niya kapag may ginawang masama sa akin. Lagi kami nagtatakipan at pinoprotektahan ng isa't isa kapag pinapagalitan na kami ni na mama at papa. Lumaki rin kami, Kuya E, sa makamundong mga gawain. Lagi naming itinataka sa mga panlalaking magazine ng aming tatay at yung Betamax pa noon na nakakaaliw. Alam nyo na yon. Paminsan-minsan pa, Kuya E, ay sabay namin ni Kuyang ginagawa ang pagpapaligaya sa sarili. Maloko din si Kuya ko, Kuya E, dahil kapag dinadala niya ang kanyang girlfriend at may gagawin sila sa kwarto, sinasabi niya sa akin na panoorin ko raw. Minsan naman, dahil may video cam kami noon, talagang kinukunan pa niya at pinapanood niya sa akin. Buti nga at hindi pa uso noon ang social media. Kung hindi, baka napagpiestahan na ang mga video na kalokohan ni Kuya. Sa sobrang close namin ng kuya ko, wala na talaga kaming itinago sa isa't isa. Kahit sa paliligo, nagsasabay kami, Kuya E. Isang araw, may hindi ako inaasahan na mangyayari sa aming paliligo. Biglang naisip ni Kuya na gawin namin yung mga napapanood namin. Glenn, trip tayo. Gusto mo ba? Uwi ka sa akin ni Kuya Art. Anong trip? Yung pinapanood natin na paboritong video, alam mo na yun. Kuya, hindi ba nakakadiri yun eh? Babae at lalaki yun eh. Tayo pareho. Hindi tayo bakla. Trip lang nga, di ba? Parehas naman tayong lalaki. Walang mawawala, sabi ni Kuya. Kahit na tila nagdadalawang isip ako, Kuya EIT, naenganyo na rin ako. Lalo na nung hinawakan niya yung sa akin. May ibang sensasyon ang dulot ng paghawak ni Kuya habang punong-puno ng sabon ang aking paps. Akala ko ay ganun lamang ang aming gagawin, Kuya E, pero iba na ang sumunod na nangyari. Hinalikan ako ni Kuya Art. Nung una, siya lang ang gumagalaw pero namalayan ko na lang na na-enjoy ko na rin ang ganong ginagawa. At tulad ng mga ginagawa sa masaselang palabas, ganon na rin ang ginawa ni Kuya. Kinain ni Kuya ang paps ko. Para bang bumabalik sa alaala ko yung mga napapanood namin. Ilang sandali pa ng pagkaluhod niya, pinasubukan naman niya ito sa akin. Medyo nag-alangan talaga ako pero dahil sa ginawa sa akin niya, alam ko kailangan kong suklian yun. Kaya naman ginawa ko na rin ito. Naging bonding na namin ang ganong gawain ni Kuya Art, Kuya E, hanggang sa gawin na rin namin ang mga talagang matitinding gawain na alam nyo na. Hanggang sa lumaki kami, Kuya E, ganon kami ni Kuya Art. Akala ko ay hindi na matatapos ang ganong ugnayan namin ni Kuya Art. Hindi ko alam ang maramdaman ko noong dumating sa punto na nag-asawa na siya, Kuya E. Ang sabi niya sa akin ay kailangan na naming itigil ang mga ganong gawain. Minsan, hinahanap-hanap ko yun, Kuya E, at akala ko ay hindi na mangyayari. May anak na si Kuya Art, Kuya E, at may sarili na silang bahay. Habang ako naman ay may girlfriend. Ilang taon na noon ang nakalipas na walang nangyayari kaya naman ikinagulat ko isang araw nagpunta sa bahay namin si Kuya Art. Umalis daw kasi at pumuntang probinsya ang asawa niya at anak.
hindi siya sumama dahil may pasok pa ito. Nagaya si Kuya na mag-inom kami. Casual lang Kuya eh, ni hindi ko inisip na yung mga dating nangyari sa amin. Kumusta ka na, kapatid ko? Sabi ni Kuya Art. Okay naman Kuya, buti naman at napadalaw ka dito. Bihira ka na lang namin makasama. Sayang at wala si na Papa. Bakit? Hindi naman sila ang pinuntahan ko. Gusto talaga kita makita, kapatid ko. O nga pala, bakit tayo mo pa mag-asawa, Glenn? Tanong sa akin ni Kuya Art. Nagpaplano na rin naman kami, Kuya. Siguro next year. Ayos yan, tugon ni Kuya Art. Inabot na kami ng gabi pag-iinom, Kuya E, kaya sabi ko kay Kuya ay doon na lang matulog sa kwarto ni na Papa. Bakit? Ayaw ba akong katabi? Tanong ni Kuya Art. Ha? Bakit naman Kuya? Ikaw talaga lasing ka na. Glenn, alam mo yung sinasabi ko, tugon ni Kuya. Hindi na ako nakapagsalita pa dahil gumanti na siya ng halik sa akin, Kuya E. Kahit na pumalag ako ay hindi ko na rin napigilan na talagang sumunod na ako sa agos. At nung gabing yun, ang matagal na panahong alaala na ibinaon sa limot ay muling nabuhay. Natanong ko si Kuya one time, Kuya E, kung nagigilty ba siya sa ginagawa namin. Sinabi niya na wala raw siyang pinagsisihan. Alam ko Kuya E, sa mata ng iba ay talagang mali ang ginagawa namin, pero ewan ba, hindi ko talaga maiwasan ang aking kuya. Well, sa huling sulat ko sa inyo, umuwi ng probinsya ang mag-ina ni Kuya. Pero ang problema, hindi na nakabalik hanggang na-lockdown sila nung pandemya. Nahirapan silang bumiyahe. Kaya mas naging mahaba ang oras namin ni Kuya, Kuya E. Oo, sa bahay muna siya tumira. Hindi, aminin ko, talagang muli nanumbalik ang lahat ang mga ginagawa namin dati. At sasabihin kong mas grabe pa ang dami na rin naming na-explore. Isipin nyo na lahat ang gusto nyong isipin sa sinabi kong grabe at maraming na-explore. Sa totoo lang, hindi ko na rin alam kung bakit ganito ang nararamdaman ko. Para bang mas masaya na ako kasama si Kuya kesa sa girlfriend ko. Lalo na kami lang din ang laging tao sa bahay dahil abala si Papa sa sakahan namin at si Mama naman nagtitinda sa palengke. Tila ba kami mag-asawa ni Kuya dahil kapag nasa kwarto ay pareho kaming walang suot na damit. Yung mapagtripan na lang ba na may gawin sa aming mga paps? Kapag matutulog, magkayakap din kaming dalawa ni Kuya. Isang araw pa ay nagulat ang girlfriend ko nang bumisita sa bahay dahil naabutan niya kaming dalawa ni Kuya na nakahubad. Pero sabi ko lang naman na mainit sa bahay, pero hindi ko alam kung naniwala ito sa akin. At nung isang linggo lang, naghiwalay na kami ng girlfriend ko. And to tell you honestly, hindi naman talaga kami nagplano ng kasal. Nasabi ko lang yun dahil sa ayokong isipin ni Kuya na wala akong karelasyon or what. Aaminin ko sa inyo na sobrang mahal ko si Kuya Art at kahit na maraming nanguhusga sa akin ay pasensya na rin kayo dahil ito ang nararamdaman ko. Meron o wala noong ginagawa namin ay alam ko sa sarili ko. Mahal ko siya. And as of this moment, may nakarating din sa kuya ko na balita na may lalaki daw na nanliligaw sa asawa niya, pero chismis pa lang yun. Ang sabi ni Kuya, kung totoo raw yun ay tatanggapin na lang niya dahil sa totoo lang ay kaya daw talaga yun umuwi ng probinsya ay nag-away silang dalawa. Ayoko sanang sabihin na umaayon sa amin ang tadhana dahil alam ko na mali naman talaga, pero parang ganun na nga. And sa totoo lang din Kuya E, sa beer house kasi nakilala ni Kuya ang kanyang napangasawa. At may panganay na anak na din ito sa probinsya, kaya kahit hindi pa verified yung nagbalita kay Kuya, eh parang ganun na rin yun. Hindi ko naman sinusulsulan si Kuya sa mga desisyon niya, pero parang alam na rin ang patutunguhan ng dalawa.
Nung isang gabi nagiinuman kami ni Kuya, tinanong ko siya kung paano kung makipaghiwalay sa kanya si Ate Alma. Sabi ni Kuya, wala raw siyang magagawa at saka siguro panahon na rin daw. Hindi naman niya sisisihin si Ate Alma dahil kahit siya mismo ay may kamalian sa buhay niya, lalo na sa aming relasyon na magkapatid. Sinabi sa akin ni Kuya na if ever daw ay pwede naman kami na lang ang maging magkasamahan sa bahay nila. Hindi ko ina-expect o hindi ko ba naisip na magsasama kami ni Kuya ng matagal at ngayon ay tila ba mangyayari nga iyon. Pero sinabi ko kay Kuya na hindi ako makakaalis sa bahay dahil ako na lang ang kasamahan ni na Mama at Papa. Sabi ni Kuya, if ever daw na hindi na bumalik ang kanyang asawa, ibebenta na lang daw niya ang bahay nila at maluwag naman sa bahay. Sa amin na lang siya titira at susustentuhan ng anak niya. Kinausap na rin niya si na Mama at Papa at wala silang nakikitang problema. Maganda naman ang trabaho ni Kuya at balak pa niya magpatayo ng sari-sari store dahil maganda ang pwesto namin. Next. Pagsisimula sa kwento sa iyo, Kuya E. Mula nang mag-lockdown, sobrang lungkot na ng paligid. Sobrang kailangan mag-ingat ang lahat pero ang hindi maiwasan ay ang mawalan ka ng mahal sa buhay. Mula nang magkasama kami ni Kuya Art sa bahay, ay naging masaya ako doon. Kahit pandemya, na-promote si Kuya sa kanyang trabaho at may bayar na rin siya ng bahay nila. Oo Kuya E, nag-decide na talaga si Kuya na hiwalay ang asawa. Nakita ko naman na sobra rin siyang naapektuhan. By the way Kuya E, naka 3 weeks na pala ang maliit na sari-sari store na namin ni Kuya pero compare sa mga sumunod na linggo, simula ng huling liham ko sa inyo, unti-unti nang nagbago ang lahat. He keeps on saying na magkapatid kami at dapat nagagalangan. And sasabihin ko sa inyo nung simula ay nasaktan ako dahil heto na naman, kailangang iwasan. Pero sa sumunod na linggo, naging okay na rin kami. Okay na kami ni Kuya na wala nang ginagawang kababalaghan. Naisip ko nga na tama naman siya. Mas okay maging close kami bilang magkapatid. Pwede namang maparamdam ang pagmamahal bilang kapatid lang at walang anumang ginagawang hindi maganda. Ang pandemya ang nagpatibay ng samahan namin ni Kuya bilang magkapatid lang na hindi gumagawa ng hindi maganda. Dahil sa napromote si Kuya sa trabaho at kailangan siya sa opisina, hindi pwedeng online work ang kanyang trabaho, madalas ginagabi na siya ng uwi Kuya E. Kung tutuusin ay pwede naman muna siyang tumigil dahil sa may bayar na rin ang bahay nila at may business na rin pero napakasipag ni Kuya. Balak kasi niyang magpagawa ng apartment doon sa bakanteng lote namin na hindi naman kalayuan sa amin. Maganda raw ang may apartment dahil sa monthly ang pasok ng pera. Basta maganda ang pamamahala at syempre, yung uupa ay kikilatisin. At noong isang linggo, nilagnat si Kuya Art Kuya E. Ang akala niya ay normal lang yon pero medyo lumala the following day. Marami na ako napapanood na balita na walang available na slot sa ospital, may problema sa gamot at kung ano-ano pa. Kaya sabi ni Kuya, wag na raw muna kaming lumapit sa kanya. Mag-self-quarantine ba? Nag-ingat talaga kami sa bahay. Sina Mama at Papa ay sa tindahan lang. Natutulog base na rin sa abiso ni Kuya. Ako naman ang nag-aasikaso kay Kuya sa paghahatid ng pagkain sa kanya. Laging sinasabi ni Kuya na okay lang siya pero ramdam ko ang paghihirap niya. Sa ikatlong araw, nahihirapan na raw siyang huminga at hindi alam ni Kuya, naghahanap na ako ng ospital na mapagdadalhan sa kanya. Mahirap pala kapag mahal mo na sa buhay ang nasa ganong sitwasyon. Napakabigat sa aking dibdib. Nakahanap naman ako ng private hospital at nadala namin doon si Kuya. And confirm nga na sakit na hindi natin nakikita ang lumabas sa resulta ng swab test niya. Nakapag-video call pa kami ni Kuya sa 5 araw ng karamdaman niya pero hindi ko na siya masyadong kinausap dahil hirap na hirap daw siyang huminga. Sinabi ko kay Kuya na magpalakas siya. Sa 6 na araw ng hindi magandang pakiramdam ni Kuya at 3 araw naman niya sa ospital ay ang malungkot na balita na nawala na siya.
Ang sakit, Kuya E. Habang lumalaban pala siya sa karamdamang hindi natin nakikita ay may ginawa siyang mensahe. Mas lalo akong napahagulgol sa mensahe niya, Kuya E. Kapatid, utol, brother, kaibigan. Alam ko, marami tayong pinagsamahan. Yung iba, tayo lang nakakaalam at sana ibaon na rin natin sa limot iyon. Yung mga ligaya, baunin mo. Alam mo kapatid, sobrang guilty ko kasi nilagay kita sa sitwasyon na alam ko pati ikaw naguguluhan sa sarili mo. At sana ay napatawad mo ako doon. Napakabuti mong tao kasi lagi mo akong pinagbibigyan kahit na alam mong hindi mabuti ang mga ginagawa natin. Salamat sa pagmamahal mo sa akin kapatid, pero ganun yata talaga. Una-una lang talaga. Kapatid, sana ay mahalin mo sina mama at papa at sarili mo. Sana maging maayos din ang buhay mo. Isa kang tao mapagmahal, kaya sana makatagpo ka ng tunay na magmamahal sa'yo. Yung tao na sobrang close mo, yung tao na maintindihan ka, yung nakatadhana sa'yo. Matatagpuan mo yun. Maghintay ka lang. Bata ka pa naman, kaya advice ko sa'yo, enjoy mo muna ang buhay mo. Hindi natin alam hanggang kailan itong pagsubok, pero sana mag-ingat kayo. Huwag mo hayaang may malagas pa sa pamilya natin. Sarado niyo muna ang tindahan, baka doon pa sila mahawa. Nasabi ko na rin sa kanila yan. May sapat naman akong pera, kunin mo doon sa cabinet mo sa pinakaitaas. Gamitin niyo yan para may panggastos kayo sa bahay. Kuya E, marami pang hinabilin si Kuya Art, pero hindi ko na masasabi ang lahat. Malungkot ang mga nangyari, Kuya E, pero ramdam ko ang tunay na pagmamahal niya sa amin. Sana sa mga makakarinig nito, mag-ingat po tayong lahat dahil sa talagang marirealize mo na lang ang lahat kapag kinuha na ang mga mahal natin ng kalabang hindi nga natin nakikita. Mahalin po natin ang mga taong nakapaligid sa atin. Ngayon yung panahon na iparamdam natin sa bawat isa na mahal natin sila, na importante sila sa atin. Dahil anumang oras at araw, hindi natin masasabi ang ending ng buhay natin. Muli, marami pong salamat sa lahat po ng nakinig ng kwentong ito. Ito po ay matagal nang na-upload, nire-upload ko lang dahil nagandahan talaga ako. Inedit ko rin ng konti. Maraming salamat po sa inyong lahat.